guys, let's start off with this face. As you can see, meron na naman akong panibagong alaga dyan sa aking face. Kaya dito na lang tayo mag-focus. But I'm going to use this primer. This is the Pretty Fresh Hydrating Hyaluronic Acid Primer. And hindi ko alam kung bakit yung sa akin parang kulay orange siya. Pero tinignan ko yung mga ibang pictures ng Colourpop. Hindi ganito yung kulay niya. So, I don't know. We'll try it out. And this is the first time na gagamitin ko siya. Akala ko amoy orange siya, pero hindi. Amoy coconut, amoy shea butter, amoy cocoa butter. Ganun yung amoy niya. So, lagay ko lang to all over my face. Nag-spray na pala ako ng 4th Ray Beauty na Glisten Up Mist kasi favorite ko talaga yun. So, ito, extra hydration. So, habang nagsiset yung ating primer, I am going to show you yung sponges na kasama dito sa Pretty Fresh collection. So, ito yung sponge. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Ilalagay ko yung sa description box. Tsaka yung prices. Ito yung mismong face sponge nila. Hindi pala brush. Sorry. And then, ito naman yung bagong labas nila na sponge. And this is meant for your under eye area. Ito yung bagong labas nila kasama nung concealer. So, ito yung para sa face. And then, ito naman yung kanilang, ito pala, Precision Blending Sponge pala yung tawag dito sa maliit na sponge. So, I'm going to use this together with this Pretty Fresh Hyaluronic Acid Tinted Moisturizer. This is not the first time na ginamit ko siya. So, nagpump lang ako ng dalawang pump. And then, ilagay ko muna ito sa aking face. So, this is how it looks like ng dalawang pump. And as you can see, kitang-kita pa rin yung aking mga imperfections. So, let's try to build up this coverage to pump again. Ayan. So, this is how it looks like with the 4 pumps ng tinted moisturizer. And kahit pa paano, nadagdagan naman yung coverage niya. Pero may kita nyo pa rin yung aking imperfections. Like yung redness sa aking sides ng nose. Yung aking pimple marks. Pati dito sa chin area. So, there you go. Now, let's proceed with this palette. This is the Colourpop and Kathleen Light So Jaded Palette. And hindi ito yung first time na nakita nyo yung gamitin ko itong eyeshadow palette na ito. Ang dami ko na nagawang looks using this eyeshadow palette. But since we're doing a giveaway with this palette, I'm going to use it today. And stay tuned kasi at the end of this video, sabihin ko kung paano kayo mananalo nitong palette na ito. So ganito yung itsura ng palette. And honestly, ito yung isa sa mga palette na meron ako na ang dami mong magagawang looks using this palette. And nandito na lahat ng mga finishes na hinahanap mo sa isang palette. Merong matte, merong shimmer, tapos meron din silang mga pressed glitters. So, I'm going to create, actually hindi ko alam kung anong gagawin kong look ngayon, pero I think I'm gonna do very simple. Wow, simple lang na look kasi yung sa mga past or previews na nagawa kong look using this palette, medyo ano na yun, yung mga bongga, mga alam niyo yun, mga complicated na look. So, ngayon, simplehan lang natin. So, for my crease, I will use the shade Garnet. Actually, kailangan ko ng medyo maliit na brush. Okay, I'm going to use a pencil brush I have here from Moda Brushes. It is their detail brush. So, yung Garnet, ilalagay ko lang sa aking crease. And, ililayout ko lang ito. I mean, lilinyahan ko muna yung mata ko. And then, I will blend it out using a different shade from this palette. So, nalagay ko na yung shade na Garnet sa aking lids. And ngayon, biblend out natin siya using this brush from Kylie. And I'm going to use the shade Citrine. And biblend out lang natin itong shade na to. Now, I wanted to use the shade Topaz. Pero gusto ko muna maglagay ng lid color. Kasi natry ko na itong mga shade or itong mga pressed glitter niya. And honestly, kailangan ko talaga ng something sticky para dumikit sila. Wala kasi akong glitter glue, so I'm just going to use concealer and then another eyeshadow from this palette, tapos papatungan ko siya nitong shade na Topaz. So for my lid color, nilagay ko lang yung shade na ano to? Metrine.
Yeah, I'm a train. Hindi ko na po tayong pagka-pronounce ko. Pero nilagay ko na siya sa lids ko. And gusto ko maglagay ng pressed glitter. And I'm going to use the shade Topaz. Actually, nagamit ko na yung shade na Opal sa isang tutorial ko. And honestly, hindi ko siya nagustuhan kasi pumasok yung glitters sa mata ko. And hindi siya magandang feeling. Yung first na reason ko bakit hindi ko siya nagustuhan. And second, may suot akong contact lens. And sobrang complicated kapag nalagyan ng eyeshadow or powder or lalo na kung glitter yung mata mo. Tapos mayroon akong suot na contact lens. So, grabe yung discomfort na naganap sa akin. Pero, para sa tutorial na to, gusto ko lang pakita sa inyo yung Topaz na shade kasi hindi ko pa rin siya nagagamit. But, I will definitely recommend na gumamit kayo ng glitter glue kung gagamitin nyo itong gagamitin. Kung gagamitin nyo itong dalawang pressed glitter na nandito sa palette. So, going to use the shade Topaz and pipress ko lang siya sa aking eyelids. So, this is how it looks like. And gusto ko lang magdagdag ng konting stone and yung shade na Jasper dito sa aking outer part. Para lang medyo mukhang smoke out ng konti. And nilagay ko lang yung shade na Topaz, yung glitter, sa gitna ng aking lids. Hindi ko siya nilagay all over my lids. So, as you can see, dahil tayo gumamit ng glitter glue, ayan, ang dami natin yung glitter na fallout. So, medyo mahirapan tayong linisin yan. I think I'm going to get a tape para dumikit yung glitter. I have here a washi tape. And ito yung pangtanggal ko talaga ng glitter, kaya nakalagay lang to dito sa aking table. So, para sa aking lower lash line, gumamit lang ako ng dalawang shade, yung citrine at saka garnet ulit. And ayan. So now, let's move on again sa ating face and I'm going to try out this ColourPop Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer. Ito yung bago nilang labas na concealer. So, yung ginamit ko sa aking video sa Instagram is itong Fair 10. Sobrang puti niya sa akin. So, I'm going to use this Fair 20. Hopefully, medyo okay na to sa akin. So, as you can see, kailangan ko ng konting concealer dahil hindi ka nun kagandahan yung coverage nung tinted moisturizer na ginamit natin. So, I'm going to use this and then blend it out using the same sponge na ginamit ko kanina. Maputi pa rin siya, besh. Pero we'll see. Patungan na lang natin ng ano mamaya. Powder. Kala ko okay na tong shade na ito. Maputi pa rin pala. Oh, wow. Medyo mabilis mag-set itong concealer na to. Hindi ko siya ini-expect na ganun yung formula niya, pero ibilisan ko lang yung pag-blend. Okay, this is how it looks like. Binlend ko rin siya ng konti sa aking cheek area kasi nga, maputi pa rin yung shade na 20. And medyo nabawasan naman yung redness ng aking pimple mark. And then, very hydrating yung itsura niya sa camera and in person. So far, okay siya. Pero, hindi siya full coverage, talagang full na coverage. Siguro, I would say nasa medium lang siya. And then, yun nga, madali siyang mag-set and it's very creamy. I think I'm going to add one more layer para ma-check kung makatatakpan ba niya talaga itong aking alaga sa mukha. Napakadali lang din niyang i-blend. So, medyo nabawasan naman yung ating pimple. Pero, ang napansin ko, guys, na medyo hindi ko nagustuhan dito sa concealer na to is pumapasok siya sa aking pores sa ilong. Meron kasi ako mga large pores dyan. So, medyo kailangan ko ulit-ulitin yung pag-blend dyan para hindi siya magmukhang tsaka. Pero, I think kung gagamit ako ng pore-filling na primer, hindi mangyayari to. So, pagkatapos ko siyang iset nitong powder, actually hindi ko na siya binake, nag-dust off lang ako ng powder dyan. And okay pa yung itsura niya, walang creasiness. And yung feeling is sobrang smooth. So ngayon, maglalagay lang ako ng contour kasi sobrang puti ng mukha ko. So, naglagay na rin ako ng blush, contour, and highlighter. And then, mascara lang yung nilagay ko. Hindi na ako naglagay ng lashes. Now, ang last product na gagamitin natin is again from Pretty Fresh. This is their Hyaluronic Acid Setting Mist.
Okay guys, ngayon, iisa-isahin na natin yung mga products na ginamit ko today. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung aking first impression, or kung meron naman ako mga product dito na nagamit ko na before, sabihin ko kung ano yung nagustuhan ko and kung ano yung hindi ko nagustuhan. Mag-start muna tayo dito sa primer na to. This is the Hydrating Hyaluronic Acid Primer. And yes, kung hydrating na naman ang pag-uusapan, yes, nabigay naman niya ng justice yung part na yon. Pero kung kayo ay merong large pores, I would suggest na gumamit pa rin kayo ng mga pore filling na primer, kasi kanina medyo doon ako nagka-problema sa aking face. And isa pang hindi ko nagustuhan dito is yung kanyang amoy. Hindi talaga ako fan ng mga coconut na amoy, mga shea butter, mga ganun, mga cocoa butter. So, yun lang hindi ko nagustuhan. Pero, for sure, magugustuhan ko tong primer na to sa mga darating pa na colder season. Kasi, doon, talaga magda-dry na yung face ko. Pero, I would still use a pore filling primer para sa aking nose area. Next, guys, is itong palette na to. Oh my God. Alam niyo naman ako, basta Kathleen Lights, I make sure na bibilin ko lahat ng collab niya. Pero, inabangan ko talaga itong palette na to. Kasi, first time niya maglabas ng ganito kadaming shades sa isang palette. And guys, ColourPop siya, so it's very affordable, and alam mo na yung brand na to is hindi ka talaga madi-disappoint. But ang nakaka-disappoint dito sa palette na to is, first, wala siyang mirror, and second, yung kanyang mga pressed glitters, as in talagang chunks talaga siya ng glitters. Hindi siya yung parang pinong glitters, eh, hindi ganun, talagang glitters talaga siya na pinrest sa pan, na magkakaproblema ka talaga pag hindi ka gumamit ng glitter glue. Like, sabi ko nga sa inyo kanina, yun yung naging problem ko dito sa eyeshadow palette. Tapos hanggang ngayon, may mga nahuhulog na glitter sa cheek area ko. Kaya kung makikita nyo, ayan, nagkalat sila dyan. Yun lang naman yung hindi ko nagustuhan. Very consistent yung kanyang mga shades dito doon sa mga ibang palette na natry ko na from ColourPop. So, kung naghahanap kayo ng palette na sobrang dami nyo magagawa ng looks, pwedeng day-night, daytime, nighttime na look, mga bonggang look, mga simple na look, makukuha nyo dito sa palette na to. So, ayan, lahat din ng texture nandyan, lahat ng finish pala, lahat ng finish nandyan, may matte, may shimmer, meron din pressed glitter. So yeah, marirecommend ko tong palette na to doon sa mga nagsastart pa lang sa makeup, kasi nandyan na lahat ng kulay na magagamit mo, and at the same time, Kathleen Lights pa, di ba, makakadagdag sa collection. Next guys, is itong Hyaluronic Acid Tinted Moisturizer. It's a tinted moisturizer, and hindi ako gumagamit talaga ng tinted moisturizer. Minsan nga moisturizer, hindi ako gumagamit eh. Pero gusto ko pa rin i-share yung aking thoughts using this product. Well, pinadala ko sa akin ng ColourPop, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko sabihin yung mga ayoko dito sa product na to. So first, ang ayoko dito is yung kanyang coverage. Ako kasi yung tipo ng tao na gusto ko talaga full coverage. Gusto ko pakak na pakak yung coverage ng aking foundation. Yung talagang takip na takip lahat talaga ng chismis sa mukha ko. So, kung kagaya nyo ako na maraming kailangang itagos na face, hindi nyo magugustuhan to kasi sobrang light lang ng coverage niya. Talagang little to no coverage. Parang ganun siya sa akin. So, kahit na i-build up ko siya, parang nakikita pa din yung aking pimple mark. Pero kung meron naman kayong perfect na face, wala kayong kailangang itago, magugustuhan nyo tong product na to. Like si Kathleen Lights, diba? Ang ganda ng skin niya, ang ganda ng face niya. So, talagang gustong-gusto niya to kasi, diba, hahanap ka pa ba ng full coverage na foundation kung gano'ng kaganda yung mukha mo, diba? So, syempre, ito lang din yung gagabit ko. Kung gumising man ako isang araw, wala na akong mga chismis sa mukha, ito na yung araw-arawan kong product talaga. Now, when it comes to this sponge, hindi ko na kailangan sabihin kasi kasama to sa aking October favorite. Sobrang gusto ko itong sponge na to. Pero kung pipiliin kayo kung ano yung bibili nyo dito at saka dito, ito na lang yung bilihin nyo kasi magagamit nyo pa rin naman itong pang-blend ng concealer nyo, ng under eye area nyo. Ito siguro kung talagang gusto niya ng pulidong concealer, napakak na pakak. Yeah, pwede kayo mag-invest dito. Pero kung ito lang, okay na siya. Next guys, is yung kanilang mga concealer. So, I have 3 shades. So, isa hindi ko na lang gusto ko na ilagay. I think nalagay ko na siya sa aking vanity kasi yung mga hindi ko ginagamit na product na pinapadala ng ColourPop, tinatago ko, tinatabi ko. Pero, ang nagamit ko na is the shade 10 and 20 neutral. And, oh my God guys, looking at it, parang ang grayish niya, diba? So, obviously, maling shade yung napili ko. Pero yun, nag-work pa rin naman siya. Na-brighten up yun ng bongga-bongga yung aking under eye area kasi nga, lighter yung shade na nakuha ko. Pero ang napansin ko lang sa kanya kanina na medyo hindi ko nagustuhan is madali siyang mag-set. So, nilagay ko na siya kaagad kasi on both sides. And ito yung part na nahuli ko, binlend out. And medyo nahirapan na akong i-blend siya. Pero okay naman, konting ano lang,
effort lang and magiging okay pa rin yung itsura niya. Hindi ko binake, pero sinet ko siya using this Born This Way primer. Born This Way powder. And ito yung aking current favorite na powder. Sobrang light niya and very, very smooth yung feeling kahit na anong concealer yung gamitin ko. And looking at it right now, feeling it, tama ba? Pag hinahawakan siya, sobrang smooth niya. Pero, nakikita ko na medyo may crease dito. Ayan, kitang-kita. Ayan. Ewan ko, siguro kasi hindi ako nag-bake. So, try kong i-blend out nitong ginamit ko kanina na powder, brush. Ayun, medyo na-emphasize niya ng konti yung aking crease. Ayan, nakita-kita nyo. Diba? Ito rin. Ayan. But, yun, okay naman siya when it comes to the coverage. Kasi natakpan niya kanina yung aking pimple mark. Tapos, nabrighten up niya yung aking under eye area. Siguro, 50-50. Kung wala naman kayong crease na kailangang itago. Or kung wala naman kayong masyadong crease sa under eye area nyo. Okay itong concealer na to. Pero ako kasi, parang nagmumukha kasi akong matanda kapag na-emphasize yung aking crease sa under eye area. Kaya hindi ko masyadong gumagamit ng mga super creamy na concealer. Yun lang, yun lang yung napansin ko. Hindi ko pa ito na-test out ng matagal. Siguro ang pinakamatagal is 4 hours kasi nag-film ako, nag-edit ako. Yun lang. Pero ngayon pa lang na 2.5 hours, I would say, medyo may crease ng ganap sa aking under eye area. And last but not the least is itong kanilang Hyaluronic Acid Setting Mist. So far, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng Pretty Fresh na pinadala nila. Well, actually, well, syempre, favorite ko yung sponge. Pero sa mga beauty products, ito yung aking number one na favorite. Why? First, kasi yung mist niya. Oh my God. Diba, ang smooth ng mist niya. Hindi siya kagaya nung 4th Ray Beauty na pinadala nila yung Glisten Up Mist. Kasi medyo ganun. Pero ito, ang smooth. Alam mo yun, parang talagang hindi ko ma-explain. Pero mist talaga siya. Yun. Pero, ang hindi ko nagustuhan dito, guys, is yung amoy niya. Hindi ko nagustuhan yung amoy niya kasi hindi nga ako mahilig sa mga ganitong smell. Amoy coconut. Amoy, naman ko, coco yung pangalan ko pero ayoko ng coconut na smell. Well, isa pang nagustuhan ko din dito is yung finish niya. Hindi siya like 4th Ray Beauty na talagang glowy yung dating niya. As you can see, diba, hindi siya glowing-glowy. Parang nasa in-between lang siya ng matte and shimmer or glowy na mist. Nasa gitna lang siya. So, I think kung meron kang oily na skin, mag-work pa rin to. Kasi as you can see, hindi niya talaga nabigyan ng kahit na anong glow yung aking face. Pero nandun pa din yung hydrating effect. Hindi siya matte na flat. Alam niyo ba yun? So, yeah. That is it for my review sa Pretty Fresh collection, including this palette from Kathleen Lights and Kurpa. Okay guys, so now let's move on sa pag-giveaway. And sobrang saya ko kasi meron kaming pag-giveaway ngayon ni Mimi. And alam niyo naman, pareho kaming fan ni Kathleen Lights. Kaya ito ang makukuha nyo dito sa giveaway na to. This So Jaded palette. For sure. Kung fan na fan kayo ni Kathleen Lights, join na kayo sa giveaway na to. Lahat ng mechanics nasa description box. Huwag niyong kalimutan din na panoorin yung kanyang video. So, that's it for this video, guys. Kung meron kayong request and kung meron kayong mga comments, lagay niyo lang sa aking description. Lagay niyo lang sa aking description box. Lagay niyo lang sa aking comment box. Thank you for watching, guys, and I'll see you on my next video.